Nag-start po ako nun sa 5,000 pesos po namin na actually inutang ko nga lang po yung puhunan namin na yon. So more or less siguro nung after mga 6 months kumikita na kami ng 5,000 a month. Ano na po siya, net na siya. So dun sa 5,000 po na yon, ginagawa ko po, nilalas ko na yung expenses namin ng for 1 week, yung mga pambili ng pagkain, ganon, bills. So yung natitira po, yun po yung inipon ko para makapag-start po kami ng ano ng physical shop namin. So ngayon, ito yung tanong. Syempre naman sa pag-iipon nyo, 'di ba? Ano ang naging bunga at resulta? May mga nakikita na tayong mga negosyo, baka pwede mo ikwento, Lori, kung ano na yung mga negosyo nyo ngayon. Ayun po sir, bali nung 2020, nag-start po kami dun sa RTW, tapos cosmetics and skincare shop namin. And then last year po, 2021, yung pizza house po namin and water refilling station, magkasunod po namin siya binuksan. Wow, grabe naman. Grabe naman, Lori. Kamusta naman ang buhay dati ng isang parang factory worker lang, di ba? Magkano ang kita ng isang factory worker dati ng ni Mister? Parang mga 10,000 a month po yung sahod niya before 2015. A month? Oo, may pagkain pa, masahe pa yun. Abunado pa yun. Di ba? Pero ngayon, siyempre naman, ang layo na ng ano, di ba? Siguro wag ko nang tatanungin kung magkano kinikita. Ano naman ang paano naman nagbago? Sige Lori, paano naman nagbago ang buhay ninyo nung dati na 10,000 ang kinikita, ngayon ano naman pagbabago? Sige, ikwento mo naman. Nung before po, ayun po. So minsan yun nga po pag may nagkakasakit sa amin. So kung kani-kanino kami umuutang, lumalapit para magkaroon kami ng paggastos. Pero ngayon po, kahit papaano po in case may magkakasakit po, meron na po kaming naka-ready na fund. Tapos po, ayun, nakakuha na din po kami ng sarili naming bahay at saka po sasakyan. Wow, grabe naman.